So dito guys, nakikita nyo, initiate withdrawal is 1,100 pesos. Hanggang ngayon, hindi ko pa natanggap sa aking GCash wallet guys. So, ginawa ko yung withdrawal na noong April 1, 2024, yan 10 AM mga kaibigan. So ibig sabihin, hindi na po legit itong SKC investment platform mga kaibigan. Sa mga nag-aantay dyan na pumasok yung mga withdrawal nila sa kanilang mga GCash wallet, mga kaibigan, hindi na po papasok yan kasi nga nag-end na itong si SKC investment platform. Guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gusto ko lang kayong i-update about nyo dito sa SKC application or investment platform. So marami nag-comment sa akin, yan ang mga ilan na comments na bakit hindi ma-cash out, bakit hindi pa pumapasok yung mga withdrawal nila from SKC to GCash wallet nila. Guys, sa akin din, kung nakita nyo yung intro ko, so kahapon nag-try akong mag-withdraw 1,100, hindi na talaga pumasok sa GCash wallet. So actually, kapag nag-withdraw kasi, is matagal na yung isang oras, pasok agad yan sa mga GCash wallet natin. Sa mga naka-experience niyan, sila mismo yung makapagsabi na ganun talaga. Pero, kapag nag-end na yung isang investment platform, is talaga hindi na magbabayad dyan. So, ibig sabihin, thank you na lang yung mga na-invest natin dito. So, una pa lang sa video na to is, sinabi ko na do your own research. At, syempre, pag-aralan muna natin. At ito'y para sa mga risk taker, mga kaibigan. Hindi ko na natanggap yung 1,100 ko dito. So, ibig sabihin, thank you na siya. So, nag-deposit ako dito or nag-invest ako dito ng 470 pesos. So, nabawi ko na rin siya. Nakapag-withdraw na rin ako dito, guys, ng ilang beses. At hindi lahat kasi ng investment platform kagaya nito, kagaya ng OpenSea at iba pa na tumatagal. Pinakamatagal na, guys, isang buwan. Sabihin natin, mga 1.5 months. Pero kung magkatatlong buwan to o 5 buwan, imposible na yun mga kaibigan. Depende sa mga mag-deposit or depende sa mga mag-invest kaya tumatagal yung isang platform. Pero syempre, yung mga ganitong klaseng platform is talagang hindi talaga siya tumatagal mga kaibigan. So ito nga mga kaibigan yung SKC investment platform. So as of now, meron ako ditong 803. Yan mga kaibigan. At check natin. Withdrawable is 635 pesos. Pero hindi na yun ma-withdraw kasi nga yung last withdrawal ko dito is 1,100. Hindi na rin pumasok sa GCash wallet ko mga kaibigan. Ngayon, ito yung mga investment or mga item mga kaibigan. So nakikita nyo yan. Ayan o. So siguro wala na masyadong nag-invest dito sa application na to guys. So nakikita nyo, VIP 0 supplementary dividends. Kapag lumabas yung ganito, nag-invest ka na 950 pesos, in one day meron kang income na 2,375. So kapag lumabas yung mga ganitong item, ibig sabihin malapit na mag-end yung isang application mga kaibigan. Based on my experience, doon pala sa OpenSea, is talagang na-scam ako doon mga kaibigan. So sasabihin ko sa inyo yung experience ko doon na, at same lang din sila ng SKC. So, oo nga, yung SKC is talagang legit paying application siya, isang legit investment platform nung una. Pero tanggapin natin, at alam to ng mga risk taker, lahat ng mga nag-invest, na hindi talaga to matagal to guys. So meron siyang specific date pero hindi ko alam din, hindi naman kasi nila pinapaalam sa mga investors nila kung kailan sila mag-end mga kaibigan. So ang sabihin ko lang sa inyo yung is yung mga naobserbahan ko sa ganitong ura na application or investment platform mga kaibigan. Pag malapit na sila mag-end, magbibigay sila ng ganitong uri ng item mga kaibigan. VIP 0 in one day, malaki yung tubo. Yan ha. At pangalawa is anong tawag dito, yung madalas nagka-crash yung application nila, halos hindi ma-open, nagla-lag. So sasabihin ng customer service nila is merong nag-hack. So pangalawa yun guys na palatandaan na malapit na mag-end yung isang investment platform. At ito yung pangatlo, sasabihin ko sa inyo ha. So ito nga is SKC official channel nila, Telegram. Pag tinap natin yan, so last, nag-update siya April 1, no? Nakikita nyo April 1. Ang nakakita dito is 467.
nung kahapon, 6:46 PM. So, ayan, no? Nakita nyo, April 1. At wala na sa ditong nilagay na proof of payment. Ayan, mga kaibigan. At ngayon, ngayong araw na ito, wala na silang update. So, marami rin nag-aantay kung matanggap pa ba nila yung kanilang pera sa SKC of platform. So ngayon mga kaibigan, halimbawang meron kang withdrawable na 5,000 pesos or 4,000 pesos. Ngayon, wag mong kontakin yung service nila. Ayan guys. Based on my experience ha, kasi kung parang ang gagawin sa'yo, isihingan ka ng pera para makuha mo yung pera, yung i-withdraw mo. Example guys, itong aking withdrawal record, nakikita nyo to. Ayan, 1,100. Kapag nag-chat ako doon sa kanilang customer service, automatic sasabihin mo na meron tayong initiate withdrawal na 1,100. Ngayon, sasabihin sa'yo na yun, hihingan ka ng pera para makuha mo yung 1,100. Kapag ginawa mo yun guys, may scam ka na. Kasi ito yung experience ko sa OpenSea. Ito lang yung pangit sa mga ganitong investment platform. Kasi nga guys, is wala silang paunang reminder sa mga investors na oy, sa ganitong date mag-end na tayo. Oy, sa ganitong date is bawal na mag-cash in or mag-top up or mag-recharge. Lahat na ng amount nyo na dapat i-withdraw nyo na. Walang ganun guys. Ito yung pangit sa mga small investment platform. So ito ay fake na ngayon at magiging scam ito guys kapag nagbayad pa tayo dito. At yun na nga, nakakalungkot sa mga nag-invest ng malaki sa application na to. Sa mga ganito kasing application guys, pag unang labas ng isang investment application or platform, sabayan mo na. Yan kasi yung kasabihan nila dito eh. Na kapag unang araw pa lang lumabas yan, mag-invest ka na. Pero kapag lumipas siya ng mga 10 days or 15 days, mahirap na, di ba? So ganun lang mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat at sana nakakuha kayo ng konting kaalaman about nga sa investment platform.